guys. It's me, Juby ng Happy Life. Luto ko ngayon na pansin. Tip. Gusto ko sana nga mag-film ng hindi ko lang parang simulan eh. Kaya simulan ko lang. Sana nga i-share kung ano ba dapat gawin ng isang asawa. Ay nasa iba man sa ang asawa. Ay ang OFW ang asawa. Ang tip ko, unang-unang tip ko. Number one tip ko, huwag kayong mag-ano kayo sa isa't isa. Mag-anis kayo sa isa't isa. Daddy's painting isn't spoiled, Peppa. It's perfect. Kasi importante talaga yun, lalong mag-grow yung yung relationship yung dalawa. Saka kung may anak kayo, gada mag-uusap kayo ng asawa nyo, bigyan nyo rin ng time yung anak nyo tsaka yung asawa nyo makapag-usap sa chat. Sa webcam, ganun. Tapos, tip number 2. Huwag kayong gastos ng gastos. Kung ano yung gastos nyo na nandito siya, ituloy nyo lang. Huwag kayong, kung ano lang yung buwan-buwan na pinadadala sa inyo, huwag kayong humirit ng dagdag na ganyan, mga ganyan. Kung kaya nyo naman dito na lang kung nagkulang kayo, nagipit kayo, kung kailangan nyo dito na lang gawin nyo ng paraan niya kasi yung asawa nyo, hindi alam kung nagigipit din ba doon sa ibang bansa, diba? Saka huwag kayong magastos. Kasi kaya nga nag-ibang bansa ang anak ng asawa nyo eh. Kaya nga nag-ibang bansa ang asawa nyo. Ako pala, kaya nag-ibang bansa ang asawa ko kasi para makaipon kami, para magkaroon kami ng matatag na negosyo. Kung di man, kung ibang naman, ba, ikaw, anak ka, o OFW tatay mo, gawin mo naman, mag-aral ka mabuti kasi kaya nag-abroad ng magulang mo ay para makapagtapos ka. Ngayon, pag nakapagtapos ka, pwede na siya umuwi, pauwiin mo na siya kasi kaya siya pumunta talaga na ibang bansa kasi para matapos, makapagtapos ka na pag-aaral. Ngayon, kung nakatapos ka na, panahon naman siguro kung bigyan naman natin ng pahinga yung magulang natin sa ibang bansa. Kumbaga, kailangan din nila ng pahinga, ganun. Hindi yung malaki ka na, umaasa ka pa rin sa magulang mo, alam mo yun. Kasi ito nakikita ko, hindi naman magulang ko, hindi naman asawa ko, umaasa, hindi naman yung magulang na asawa ko umaasa sa akin na, iba, mga kapatid niya. Kung alam niyo yung pupunta pag may kailangan, gano'n. May bisita pag may kailangan, gano'n. Dapat hindi gano'n. Dapat nangunawaan nyo rin yun. Nakapatid kung kumusta na kaya. So, hindi porket nasa abroad ang nyo. Ang kapatid nyo nabibigay na lahat ang mga gusto nyo. Kasi may pamilya na ang kapatid nyo. Matuto rin kayong maghanap buhay. Kasi malalakas pa kayo. Ngayon, ang ko naman dun sa mga nag-abroad naman, bigay nyo na lang ng isang na lang tulong sa kapatid mo. O, magnegosyo ka, yan na. Yan, ganyan. Nakuha ko yung kay Nakalimutan ko yung pangalan na naman, pero natatanda ko yung mga pinanonood ko. Biling ko na. Bigyan natin tama yun. Bigyan natin ng negosyo yung kapatid natin. Huwag natin palakihin ng ulo na hindi na ganito. Pasko, regalo mo sa akin. Yung mga ganon, di ba? Kasi hindi natin na kung kasi syempre pag nasa abroad, sige lang. Kasi ang mga nasa abroad din, bigay lang din ng bigay. Kasi mapasaya lang din yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Kaya ako, tas yung tip number 3 pala. Magnegosyo. Para pagdating niya dito sa Pilipinas, sa asawa naman yun, hindi sa mga anak. Sa asawa magnegosyo. Para pagdating dito, hindi sila matatakot muli na papakain ko sa pamilya ko, wala akong trabaho.
wala kung ano. Magnegosyo kayo kung anong dapat inegosyo, ganun. Kami ang ano naman namin. Kaya ang asawa ko hindi natakot umuwi kasi meron na kaming may tricycle na kami. Tatlong tricycle pinaupahan namin. Tapos may tindaan kami. Nakitinda kami ng paunti-unti na ano, materialis ng bulo ng ano sa tricycle. Ang kaya naman bumalik ang asawa ko sa ibang bansa kasi gusto niya mag-grow yung negosyo namin. Kumbaga, isasagad na namin yung pag-alis niya doon. Kumbaga, ipon-ipon talaga kami. Talagang tipid yung tipid ganun. Savings ko savings. Para sa pag-uwi niya, ready na siya. Ready na siya talaga. Kasi nga, mahirap na sa ibang bansa. Isa pa rin yun, kaya walang naiuwing nahingal ako. Walang naiuwi ang OFW kasi dahil din sa ating dito sa Pilipinas, kumakahingi ka tayo wagas. Na, mas magastos pa tayo sa kanila. Pero ako hindi, inaano ko lang to, sinishare ko lang din sa inyo kasi alam ko yung hirap kasi open kasi asakan ang asawa ko. Open din ako sa kanya. Kaya nung pag-uwi niya galing abroad, ginawa niya, binili niya agad ng tricycle. Hindi niya na pinagtagal-tagal pa. Kahit hindi siya marunong mag-tricycle, hindi siya marunong, hindi niya alam. Ay pagsapa na rin siya, kahit hindi niya alam yung pagmaneho. Hindi ko agad kasi nga ayaw niya matenga yung pera sa yung ibon niya. Kasi pag once na natenga yan, parang pula yung mawawala. Hindi mo ako sa ano, bili dito, gala doon, gala. Ayun lang, na-share ko na sa inyo. Gusto ko lang ilabas ito eh, kasi hindi ko lang alam kung paano ko sisimulan eh. Kaya dito ko na lang sinimulan habang nagbabalik si Wolf. Sana naman may natutunan kayo sa akin. Meron nga ba? Hindi, ang makaka-relate niyan yung mga nasa abroad. Kaya yung mga nasa abroad, kausapin nyo rin yung asawa nyo o kaya mga kapatid nyo na gano'n, bibigyan ko na lang kami ng ganito, tama na kasi bibigyan ko naman yung sarili ko, bibigyan ko yung pamilya ko, mga gano'n. Sa asawa ko, may pinag-aaral yung dalawa. Sa side na asawa ko, isa, sa side ko, isa rin. Kaya yung pamangkin ko, doon ako may lakas ng loob talagang magsalita sa pamangkin ko kasi pamangkin ko yun. Kaya sa kanya, lagi ko tayong sasabihin ng pamangkin ko na mag-aaral na mabuti kasi nakakaya sa tito mo. Hanggang ano, basta lahat ng pangarap sinasabi sa kanya. Nasa sa kanya na lang yung kundadad niya yun. Kasi maswerte ka yung mga kuya mo kasi mga kuya niya hindi naman nag-aaral eh. Sa kanya mag-aral siya mabuti para pag natapos yung pag-aaral niya mami niya naman ang ano niya tulungan niya yun lang na-share ko sa inyo kasi dito ako masaya yung kinakausap ko kayo na sana naman alam ko naman naiintindihan nyo kasi ako nakakarinig din kayo kaya try nyo rin minsan na magsalita ng ganito nakakasarap din kaya sa piling bagay hindi nyo mailabas na gusto nyo ilabas nasa sobrang ano na eh ano na yun lang. So yeah guys, yun lang kasi tapos na rin ako magayat. Thank you for watching. Kung hindi ka pa naka-subscribe, subscribe ka na po para mas makilala nyo pa po ako. Ako po si Juby ng Happy Life. Ano mo na rin yung pulang ano dyan, yung pulang subscriber para tapos yung bell i-ano mo na rin para every time na mag-upload ako makita mo yung mukha ko, yung mga inanain ko, yun. Ayun lang. Sige, bye-bye. Thank you for watching. God bless you all.